Hello mga bata! Ako si Sir Mar, ang makakasama ninyo sa masasayang leksyon tungkol sa ating wika. Tara, samahan ninyo ako na kulayan ang mundo ng MTB MLE 3! Layunin, nakikilala ang mga tayutay sa pangungusap. Magandang araw mga bata! Kapag napanabik na naman ang araw na ito, sapagkat panibagong kaalaman muli ang ating matututuhan sa kabanatang ating pag-aaralan. Tara mga bata, tuklasin na natin ang bagong karunungan. Laging tandaan, basta't kasama si Sir Mar, ang asignaturang MTB Emily 3, ma-e-enjoy mo sa DepEd TV. Ngayon mga bata, sagutin muna natin ang isang gawain tungkol sa nakaraang aralin. Nakipagtulungan ba kayo sa inyong nanay at tatay o kay ate at kuya sa pagsagot nito? Wow! Mabuti kung ganun! Mga bata, laging tandaan, lamang ang nakikipagtulungan. Nagabayan ka na, nakapag-bonding pa kayo ng kapamilya mo! Panuto, piliin at isulat sa sagotang papel o sa kwaderno ang angkop na di konkretong pangalan upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Unang bilang, ang mga mamamayan ng Barangay Congress ay may pagkakaisa, paglalakbay sa mga proyektong kanilang isinasagawa. Ang tamang sagot ay pagkakaisa. Ang mga mamamayan ng Barangay Congress ay may pagkakaisa sa mga proyektong kanilang isinasagawa. Ikalawang bilang, ipinadama ni Benji ang kanyang pagmamahal, pakikipagsapalaran kay Sheila sa pamamagitan ng pagiging responsableng asawa. Ang tamang sagot ay pagmamahal. Ipinadama ni Benji ang kanyang pagmamahal kay Sheila sa pamamagitan ng pagiging responsableng asawa. Ikatlong bilang, mula pa noong 1990, pinahahalagahan na nina Elena at Jesusana ang kanilang pagkakaibigan, tagumpay. Ang tamang sagot ay pagkakaibigan. Mula pa noong 1990, pinahahalagahan na nina Elena at Jesusana ang kanilang pagkakaibigan. Mga bata, sino sa inyo ang nakakuha ng mga tamang sagot? Magaling! Pinabati ko kayo! Sigurado akong marami kayong natutuhan sa ating nakaraang aralin! Hello, Sir Mar! Mukhang nakasuot ka ng kapote, ah! Oo, Maski! Pinaghahandaan ko kasi ang paparating na bagyo. Galing ako sa palengke para bilihin ang ilang mga kailangan para dito. Ikaw, nakahanda ka na ba? Opo, Sir Mar! Mabuti kung ganun! Kayo mga bata, nakaranas na ba kayong lumikas dahil sa paparating na bagyo? Ano ang inyong paghahanda sa mga ganitong sitwasyon? Aha! Samahan ninyo akong pakinggan ang kwentong ito tungkol sa magkakaibigang nakaranas ng matinding hagupit ng bagyo. Alamin din natin ang mga magagandang aral na ihahatid sa atin ng kanilang karanasan. Tara na Maski! Bago patuluyang bumuhos ang ulan! Buti na lang, Maski! Hindi tayo tuluyang inabutan ng matinding buhos ng ulan. Oh, tara na! Simulan na nating pakinggan ang kwento at alam kong nasasabik na kayo para sa mga aral na mapupulot tungkol rito. Aba, siyempre po, Sir Mar!
Bagyo ni Arian T. Lakpao. Isang umaga ng Huwebes, mataas ang sikat ng araw noon habang naghihintay ng kani-kanilang sundo sa labas ng paaralan ang magpinsang sina Roshan at Ryle kasama ang mga kamag-aral nilang sina Lance at JR ay nakarinig sila ng isang balita tungkol sa nalalapit na bagyo. Babala! Mga minamahal na mamamayan, ang bawat isa po sa atin ay inaasahang maghanda para sa paparating na bagyo. Mabilis na napahinto ang mga bata sa kanilang ginagawa. Roshan, tumindig ang balahibo ko sa narinig kong balita. Kaya nga eh. Ang kamay ko ay malayelo sa lamig. Gusto ko nang umuwi para makapaghanda na rin. Abot langit ang pangamba ko para sa mga kamag-aral nating nakatira sa mabababang lugar. Siguradong matinding pagbaha ang magaganap doon. Tara, lapitan natin sina Lance at JR para mapaalalahanan sila tungkol sa nalalapit na bagyo. At makapagpaalam na rin tayo dahil narunuan si Inay para sunduin tayo. Ilang sandali lamang ay dumating na rin ang mga sundo ng iba pang mga mag-aaral. Kinahapunan ay sumungit ang panahon. Humagulgol ang hangin at nagsasayawan ang mga dahon sa puno. At nagsimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Kumusta kaya ang aking mga kamag-aral na sina Lance at JR, Inay? Kanina pa po tumatakbo ang aking isipan. Tanong ni Roshan sa kanyang ina. Huwag kang mangamba, Roshan. Manalig ka lang sa Diyos. Ang mabuti pa ay ipagdasal mo na lamang sila. Ang sagot ng kanyang nanay Michelle. Hindi alam ni Roshan na ang kanyang mga kamag-aral na nakatira sa mga mabababang lugar ay nagsilikas na patungo sa evacuation center. JR, narito na rin pala kayo. Lumipad ang oras at nakapwesto agad ang pamilya namin sa bahaging iyon ng covered court. Kororating lang namin. Naroon naman kami sa tabi ng poste. Nilamon ng tubig baha ang aming bahay. Kaya nahirapan kaming makalikas agad. Kinabukasan ay mabilis na nagtungo sa evacuation center sina Roshan at Ryle kasama ang mga magulang nila upang magpaabot ng tulong. Mga pagkain, gamot, damit at kumot ang kanilang ipinamigay. Agad sinalubong ng magpinsan ang kanilang mga kamag-aral. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan kong anghel. Tunay nga kayong hulog ng langit, Roshan at Ryle. Walang anuman. Mabuti at ligtas kayong nakalikas at walang masamang nangyari. Maaga pa lamang ay nakapaghanda na sila Nanay Marisol at Tia Melanie. Nakinig sila ng balita at inihanda agad ang mga kakailanganing gamit namin. Kaya lamang, lumangoy sa tubig baha ang kumot ko nang kami ay palabas ng bahay. Huwag ka nang malungkot. Heto, para sa iyo. Hayaan mong yakapin ng kumot ang nilalamig mong katawan. Nahahati ang puso ko sa nangyaring pagbaha sa amin. Ngunit tumatalbog ang dibdib ko sa saya dahil sa inyong pagmamalasakit sa aming dalawa. Sabi nga ni Ginoong Balingit, kung gusto ay may paraan. Lamang ang laging handa at malin ang kapwa. Ayan mga bata! Maganda ba ang ating napakinggang kwento sa araw na ito? Mabuti kung ganun! Para malaman natin kung naunawaan nga ninyo ang ating leksyon sa araw na ito, ating sagutin ang mga katanungan. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang pinangangambahan ng mga bata? Ang sagot,
ang pagdating ng bagyo. Ikalawa, ano ang pangunahing problema sa mabababang lugar ni na Lance at JR? Ang tamang sagot ay mabilis na pagbaha! Ikatlo, ano-ano ang mga ginawa ng magpinsan upang matulungan nila ang dalawa nilang kamag-aral? Ang sagot, una ay ipinagdasal nila ang kaligtasan ng kanilang kamag-aral. Ikalawa ay nagtungo sila sa evacuation center at nag-abot ng tulong sa mga ito. Ikaapat, anong katangian ang nais mong tularan sa magpinsan? Ang sagot, may malasakit sa kapwa, laging handa, at may pananampalataya sa Diyos. Mga bata, may mga pangungusap na kung inyong babasahin ay magandang pakinggan. Subalit, ito ay sadyang malayo sa karaniwang gamit ng mga salita. Ginagawa ito upang maging mabisa, matalinghaga, makulay, at kaakit-akit ang pahayag. Pansinin ang mga salitang nagmula sa usapan ng mga mag-aaral. Tumindig ang balahibo. Abot langit ang pangamba. Tumatakbo ang aking isipan. Kaibigan kong anghel. Nagsasayawan ang mga dahon. Alam mo ba kung anong tawag sa mga salitang ito? Sila ay tinatawag na tayutay. Tara mga bata, ating alamin kung anong ibig sabihin o kahulugan ng tayutay. Tandaan, tayutay, ito ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyang diin ang isang kaisipan o damdamin. Sa Ingles, ito ay tinatawag na figure of speech. O mga bata, narito na si Raul Baul! Siya ang maghatid sa atin ng mga gawaing ikahuhusay niyo sa signaturang MTB MLE 3! Galing mo, subukin ko! Gawain A, panuto. Tukuyin ang tayutay na ginamit sa bawat pahayag. Isulat ang sagot sa papel o sa kwaderno. Bibigyan kayo ng 5 segundo upang masagutan ang bawat bilang. Una, isang kalabaw si Kuya Tenten sa bukid sa kagustuhang tulungan ang aming Tatay Bert. Ang tamang sagot ay isang kalabaw si Kuya Tenten. Ikalawa, nagtulungan sina Christian at Francis sa pag-ani ng mga higanting halaman upang kami ay may makain at maibenta sa palengke. Ang tamang sagot ay higanting halaman. Ikatlo, isang trumpo ang nakababata kong kapatid na si Gabriel sa paglilinis ng aming bahay. Ang tamang sagot ay isang trumpo ang nakababata kong kapatid na si Gabriel. Ikaapat, kabundok na hugasin ang aking pinagkakaabalahan upang matulungan si Ate Sherwin. Ang tamang sagot ay kabundok na hugasin. Ikalima, sabay pinagmamasdan ni na Arlan at Monet ang pagtatago ng buwan sa likod ng malaking ulap. Ang tamang sagot ay pagtatago ng buwan sa likod ng malaking ulap.
Gawain B. Panuto. Puna ng wastong salita mula sa kahon ang bawat patlang upang mabuo ang diwa ng mga pangungusap. Isulat ito sa iyong papel o sa kwaderno. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang masagutan ang bawat bilang. Ang mga salita na nasa loob ng kahon ay dumadagundong, nakatutulo laway, diamante, niebe, langit. Una, ang aming ulam ngayon ay adobong patlang. Ang tamang sagot ay nakatutulo laway. Ang aming ulam ngayon ay adobong nakatutulo laway. Ikalawa, nangingislap na patlang ang kanyang mga mata. Ang tamang sagot ay diamante. Nangingislap na diamante ang kanyang mga mata. Ikatlo, malakas ang tinig ng aming kapitbahay. Patlang ang kanyang boses. Ang tamang sagot ay dumadagundong. Malakas ang tinig ng aming kapitbahay, dumadagundong ang kanyang boses. Ika-apat, patlang sa puti ang kanyang kutis. Ang tamang sagot ay niebe. Niebe sa puti ang kanyang kutis. Ikalima, lumuha ang patlang nang magsimulang bumigat ang ulap. Ang tamang sagot ay langit. Lumuha ang langit nang magsimulang bumigat ang ulap. Mga bata, nasagutan ba ninyo ang mga tanong ng maayos at tama? Wow! Mahusay! Pinabati ko kayo! Ang pagmamalasakit sa kapwa ay tanda ng wagas na pagmamahal. Maging handa sa sakuna at manatiling ligtas. O mga bata, nakatapos na naman tayo ng isang aralin. Sa araw na ito, napagyaman natin ang inyong kasanayan tungkol sa tayutay. Sa muliid nating pagkikita, tiyak na marami pa kayong malalaman dito sa Silid Aralan sa Telebisyon na inyong babalik-balikan. Kayo ay aking inaanyayahang bisitahin ang DepEd TV YouTube channel at Facebook page para sa iba pang TV lessons. Muli, ako ang inyong Sir Mar na laging gagabay sa inyo sa asignaturang MTB MLE 3. Kita kids! Paalam!